entre flores, fandanguillo y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Solo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan haber dos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España, y siempre la recordará, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. Señorito Jose, meron po kayong panauhin. Narito po si Señorito Mariano na inyong kaibigan. Naroon po siya sa Azotea. Como estas, amigo? Tila yata ikay natagalan sa iyong paghahanda. Ipagpaumanhin mo, amigo, sapagkat ako'y nananaginip nang hindi ka nais-nais. Kung gayon, tayo at humayo na. Sandali, amigo. Bakit tila ikay natutulala na naman? May babae na naman bang pumapasok sa iyong isipan? Ikaw talaga, amigo. Napakapalabiro mo talaga. Una bahita. De unos ojos expresivos y ardientes a veces y languidos otros. Rosada. Una sonrisa tan encantadora y provocativa que dejaba ver unos dientes muy hermosos. Un aire de silfide, un uso que de halagador desparamabase por todo su ser. No era más bella mujer que vípero, no he visto más encantadora y halagüeña. Y a decir verdad, nos amábamos sin que nos hayamos declarado claramente, sino solamente nos comprendíamos en nuestras miradas. Olimpia, aking kapatid, kumusta ang iyong pag-aaral? Tila lagi kang nawawagi sa aming eskwelahan, Pepe. Huwag mo sanang masamain ang aking pagdalaw sa inyo. Akin lamang pinagtatakhan ang madalas mong pagparito. Nawari ba'y ikaw ay may minamanmanan? Huwag mong itanggi, Pepe. Patid kong hindi ako ang lagi mong sadya dito, kundi si... Magandang gabi, Senyorita Segunda. Magandang gabi rin, Senyorita Olimpia. Magandang gabi, Senyorita Segunda. En verdad que durante nuestra conversación, nuestros ojos encontraban y miradas intensísimas, llena de una expresión amantemente melancolía, venían de encadenar mi alma para siempre. Y vaya poco a poco bebiendo la dulcísima ponzoña del amor a medida que proseguía la conversación. Sus miradas eran terribles por lo dulces y explosivas. Su voz era tan arñosa y un encanto acompañaba siempre a todas sus acciones. De cuando en cuando y un languido rayo penetraba en mi corazón y sentía y un no sé qué hasta esto entonces desconocido para mí.
en la parte sensible de mi vida. Siempre tomo decisiones en contra de mi voluntad por diferentes objetivos y poderosas dudas. Tomé un camino diferente. Así termino todo. Aray, dahan-dahan naman, senyor. Ano ba namang nangyari sa'yo, Pepe? May nanghamon sa akin ng isang duelo. Siyempre, hindi ko urungan yon. Ikaw talagang bata ka. Aray! Aking ama, may maitutulong po ba ako? Mabuti naman, Leonor, at ikay nandito na. Ikaw na munang bahala sa iyong pinsan. Halika, Leonor. Tabihan mo ako. Ano ba naman, Pepe? Ilang linggo pa lamang ang nakakalipas. Ngunit tila, patagal na kitang hindi nakakasama. Sus! Baka nga madami ka ng babae doon. Leonor, ikaw lamang ang iniibig. Wala nang iba. Tutungo ka sa Europa, Pepe, upang ipagpatuloy ng pag-aaral. Ngunit kuya, bakit pa kailangan sa Europa? At saan naman sa Europa? Sa Espanya, Pepe. Mas magiging maganda ang pag-aaral mo doon. Ngunit kuya, maaari ko bang malaman ang dahilan? Pepe, alam mo ikaw na lang ang pag-asa ng bayan upang makalaya sa kasamaan ng mga friday. Alam mo naman na hindi ko kayang gampanan iyan. Nakikita mo naman ang aking kalagayan. Hindi alisin ng mga fraile ang mata nila sa akin. Sapagkat alam nila ang pinagsamahan namin ni Padre Burgos. Pepe, ikaw na lang ang pag-asa ng bayan. Subalit kuya, paano si Leonor? Pepe, di ba't napag-usapan na natin ito? Alam mo naman na isa sa atin ay bawal mag-asawa. At ikaw yun, Pepe. Ngunit, maaari ko naman yung gawin nang naririto ako. Magiging makasarili ka na lamang ba, Pepe? Kailangan ka ng bayan. Pag-isipan mo itong mabuti. Ang dilim ng matang Leonor, Leonor, laging humihinang kapag napupukaw ng hangin. Ang init ng katanghalian, halimuyak ng aking Leonor, Leonor, laging naiiwan. Leonor!